Sumalang na sa post-qualification activity ang kumpanyang mga ngasiwa ng online voting system para sa mga Pilipinong overseas voter. Gamit yan, makakaboto sila kahit hindi pumunta sa embahada o konsulado ng Pilipinas. Nakatutok si Maki Pulido. Day off Manila o hindi, o kahit nga nasa barko pa, sa 2025 elections, inaasahang makakaboto na mga kababayan nating OFW gamit ang kanilang telepono, tablet o personal computer. Sa post-qualification activity kanina, nagdemo ng SMS Global Technology at Sequent Tech Inc. ng kanilang online voting system. Simple at walang bago sa sistema, pero sabi ng COMELEC, mahigpit ang online security nito. It's a web page system. Pwede kang mag-enroll sa isang gadget at pwede kang bumoto at mag-validate dun sa ibang gadgets. Sa enrollment, maliban sa basic information at ID, may live selfie. Panabla raw yan sa artificial intelligence. The system now is matching his if he's alive and checking that his face and ID match his face. Pero paano naman matitiyak na registered overseas voter nga ang boboto online? Kahit accessible po sa web page yung ating pag-enroll, yung KYC dito, hindi naman po automatic na granted yon. Dahil ibabangga po namin yan sa existing database ng overseas voters. Identified na namin sila. Sa botohan, may imprenta ng botante ang kanyang balota at isa raw sa mahalaga, maaaring i-audit ang sistema anumang yugto ng eleksyon. The system can be verified end-to-end that each ballot was cast, recorded, and counted correctly and nobody tampered with it. Hindi tulad sa pinaplanong yan. Sa normal na eleksyon, hindi maaring iuwi ang resibo ng pagboto o litratuhan nito o gawa ng carbon copy para hindi magamit sa vote selling. Kung hindi magkaaberya sa post-qualification activity, inaasahang nitong Disyembre, sisimula ng enrollment para sa online voting. Mula sa April 11 hanggang May 12 naman ang online voting mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. Kung hirap sa online enrollment, may naka-standby sa mga embahada para tumulong. Kung wala namang sariling gadget, maaaring mag-online voting sa embahada. Noong 2022 elections, mahigit 30% lang ng 1.6 million registered overseas voters ang bumoto. Dahil sa online voting, umaasa ang COMELEC ng 80% voters turnout sa overseas voting. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.